magluluto tayo ngayon ng beef pares. Ito po ang ating mga ingredients. Beef, star anise, pamintang buo, luya, dalawang pirasong bawang, dalawang pirasong sibuyas, asin, toyo, brown sugar, beef cubes, at spring onion. Okay, so ang una po natin gagawin mga kabayan, papalambutin muna natin yung ating baka. Papakuluan muna po natin hanggang sa lumambot. Lagyan lang muna natin ng 2 basong tubig. Tapos, takpan natin. Okay, pag medyo kumulo na po, lagay na natin yung ating sibuyas, luya, saka yung ating star anise, saka yung pamintang buo para lumasa na siya. So, ayan po yung ating star anise at saka yung ating pamintang buo. Okay, kung meron po kayong pressure cooker, mas maganda, mas mabilis siyang lumambot. Ito siguro mga 1.5 hours. Okay, so tatakpan ko muna po ulit. Okay mga kabayan, so i-check natin yung ating baka kung malambot na. Oops, medyo malambot na. So, pwede na po natin 'to lagyan ng beef cubes para mas malasa yung sabaw niya. So, ayan, papakuluan lang po ulit natin. Tapos maya-maya magdadagdag na tayo ng sabaw para meron tayong soup. Okay, yan po yung ating sabaw. Papakuluin lang natin, tapos ito transfer natin sa isang kaserola. Isa ito sa mga paborito ko kabayan, pag umuwi ako ng Pinas. Yung parisan dyan sa May Loloma. Napakasarap ng paris dyan. Hindi nauubusan ng customer. Siguro ngayon lang, kasi naka-lockdown. So, lagyan po natin ng asin. Konting asin. Tapos, halo lang. Tapos, pakuluin lang natin. Takpan muna natin. Okay, ayan. Kumukulo na. So, ito po yung nalagyan natin ng sabaw. So, bawasan lang natin yung ating sabaw. Magtitira lang tayo yung para dun sa ating pares mismo. Ito yung separate na sabaw natin. Masarap yan. Hihigop ka ng mainit na sabaw. Iyan.
dinamihan ko yung sabaw kasi mahilig kami sa sabaw. Sa mainit na sabaw. Yan. Word of the day, sabaw. Okay. So, pag tapos ko po mabawasan ng sabaw, lalagyan na natin ng brown sugar. Yan, tatlong kutsara yung nilagay ko. Tapos lagyan na rin natin ng toyo. Ito na naman ang aking toyo. Yan, para magkakulay na rin siya. Halo lang. Umaamoy na ang ating beef pares. Okay. So, takpan lang muna ulit natin. Ayun. Gagawin natin, papalaputin lang natin ng kaunti. Mag-add pala tayo ng cornstarch, pampalapot. Iyan. Huwag yung masyadong malapot. So, ayan. Papalaputin ko lang po ng kaunti. Halo lang. Then, pag okay na po yung lasa, pwede na yan. Ganyan lang. Kasimple. Magluto ng beef pares. Pag madami yung sabaw nyo, pwede nyo mamayang lagyan pa yung soup nyo. Pinakasabaw nito. Para mas malasa yung sabaw. Kaya may, nakikita nyo, medyo marami pa yung sabaw ko. Kasi lalagyan ko pa yung sabaw mamaya. Na sineperate ko. Word of the day, sabaw. So, pagkaluto natin ito, magluluto na tayo ng sinangag. Ito talaga yung partner ng beef pares. Sinangag. Tapos, maraming bawang. Napakasarap. Kaya, pinipilahan yan. Ang beef pares. Okay. So, halo lang po, kabayan. Ayan. Ayan, ito na. Lalagyan ko na sa ating naka-separate na soup. Para may lasa na rin yung ating sabaw. Okay kabayan, tapos yung separate na soup nyo, lagyan nyo na lang siya ng beef cubes para may lasa rin. So ayan, luto na po yan. Tatakpan na natin. At magluluto na tayo ng ating fried rice. Okay kabayan, ito na yung ating sinangag. Ito natin lulutuin. So, lagay tayo ng oil. Painitin lang natin ng kaunti. Tapos, ito ang ating bawang. Madami ang bawang. So, hintayin lang natin mag golden brown ng kaunti yung ating bawang.
Okay, so ayan na po, medyo brown na ang ating bawang. So pwede na natin lagay yung ating rice. Ito ang aking gamit, basmati rice. Maganda kasi ito, buhaghag. Basmati rice, ito yung ginagamit nila dito sa biryani nila. Mga Indian. Okay, yan. Tapos haluin lang natin para mag-mix ang ating garlic at ang ating rice. Saka itong rice na to kasi madali lang ito maluto. Okay, halo lang. Tapos lagyan na natin ng salt. Halo lang ulit. Best partner of Paris fried rice. Kaya gumawa na rin ako ng fried rice. Yan, malapit na tayong kumain. Okay. Okay, so mukhang luto na ito, mga kabayan. Magse-serve na tayo. Yan ang ating beef pares with fried rice. Yun. So, isi-serve ko na po. Oh, yummy! Okay, ito na po ang ating beef pares with fried rice and soup. Thanks for watching po ulit, mga kabayan. Hanggang sa susunod na mga videos po ulit. And don't forget to like and subscribe.